Welcome po sa aking unboxing and welcome to my channel techtoco.ph. And today we will unbox ang underrated smartphone from UMIDigi. So let's start po. And huwag po kalimutan mag-subscribe and hit the bell notification icon. So ito po yung UMIDigi. Ito yung standard box nila. Color black. So lahat ng UMIDigi products, ganito yung box na makikita nyo. So actually nabuksan ko na siya for testing, ininstallan ko na rin siya ng mga apps for like Antutu tsaka for gaming test, syempre yung ating favorite na games, Mobile Legends. So ito po yun natin yung box, what's in the box. So first makikita natin is yung ating UMIDigi na manual, this one. So good, ganda po ito, at least meron silang provide na manual. And then yung SIM injector tool, ito po, ayan. And then yung smartphone natin, and then yung thank you label. Ayan, meron siyang thanks for purchasing the UMIDigi. Then we have a USB Type-C, which is maganda yung kanyang cable, color red. Ayan. And then yung ating power brick. I think itong power brick is capable of fast charging ng 10 watts. Ito po. So, yun lang kailangan nyo pa bumili ng adapter para sa standard sa Philippines yung mga plug natin. So, to ating cellphone. So, may kasama siyang free case. Nakalagay na siya. So, open natin. Since na-set up ko na siya. So, first thing makikita nyo is yan. Sa booting is yung UMIDigi. Powered by Android. Tatabi muna natin yung mga box. So by the way, quick specs nito is it is powered by MediaTek processor P Helio 23. So maganda po siya. So ito po. Ayan. So it's powered by MediaTek processor Helio P23. So yung display niya is 5.9 inch. Actually kung makikita nyo is medyo habig siya kay Huawei P20 at sa iPhone 10. And yung color na nabili ko is tanggalin natin yung kanyang case, Twilight. So kita nyo, napakaganda niya guys. Gawa siya sa back glass panel. And yung kanyang frame is I think it's aluminum alloy. Yeah, so mabigat siya compare sa ibang smartphone. So medyo makapal lang siya ng konti. But overall napakaganda niya. Yan, lalong-lalo na yung display, as in napakalinaw. And yung kanyang OS is napakaganda rin, stock Android. So wala siyang skin na nakalagay. So expect na very smooth yung kanyang pag ini-scroll nyo siya, napaka-smooth po niya. So, stock Android po, gamit ng UMIDigi. Then, yung kanyang GPU is powered by Mali G71 M2 under 700 MHz. So, yung kanyang RAM is 4GB. And then, storage niya is 32GB. Then, yung kanyang camera is dual cam. So, 12 megapixel plus 5 megapixel. So, hindi po siya fake. Na-try ko na po siya kasi yung ibang smartphone from China is fake yung second cam. But sa kanya is totoo po siya. Yung battery niya is 3,550 mAh. So, fast charging 10 watts. So, mabilis po siya mag-charge. So, yung available colors nito, meron siya yung Twilight and Carbon Fiber.
So yung nabili ko is Twilight. So bibili siya sa Lazada for the price of 7,200, I think. So doon ko siya binili. So maganda naman yung packaging nung dumating siya. And napakabilis ng delivery ni Lazada, one day lang. So okay, since nakita na natin yung specs niya, so try natin siya sa tingnan muna natin yung benchmark niya sa AnTuTu. Yung score niya. So nagtry na ako ng AnTuTu, nagrun na rin ako. So tingnan natin yung kanyang score. So ang kanyang AnTuTu benchmark is ayan po, score niya 77,627, which is magandang score na po yan sa AnTuTu. And for gaming, napakabilis din. Natry ko na siya sa Mobile Legends, Bang Bang, and napaka-smooth po. High graphics po ang nakaset sa kanya. So let's try po sa quick review lang sa games para may idea kayo sa gaming nung Mobile Legend. So bang for the buck na po ito kung magbibili kayo ng new smartphone at panglalaro nyo ng Mobile Legend. Napakabilis po at napakasmooth. So quick gameplay lang para makita nyo. And by the way, yung sounds nga pala niya is maganda rin. Dual speakers po, gumagana. So makita nyo meron dito isa lang, but yung maganda sa kanya is pati dito yung sa earpiece is may sounds din. So expect na stereo speakers. So medyo mahina lang siya ng konti compare sa ibang phone. So try po natin yung Mobile Legends sa gaming. So try natin sa rank para mas maganda. Rank game tayo. So ngayon, naka-high graphics po yan, mga katekto ko. So sulit po. For 7,200. So compare na, mako-compare natin sa ibang products like yung mga Xiaomi. But I think medyo mas mahal si Xiaomi, like yung Redmi 5 Plus. Mas mahal siya kung bibili niya sa Mi Store. So try lang natin ha. Try tayo si so mag-disable tayo. Magbaban tayo si Fusion. Ba si Fusion ito. The enemy is banning. So focus lang natin para makita nyo. So, tingnan natin yung actual gameplay para makita nyo kung gano'n siya ka-smooth. So, guys, kung gusto nyo bumili ng bagong phone, actually, marirecommend ko talaga siya. Since ML player din ako, so, napaka-smooth talaga niya. So, no lags at all pag nagge-games. By the way, kung gusto nyo palang i-add, laro tayo sa ML. Ayan. So wait lang natin guys para makita yung actual gameplay. Kasi yung iba sinasabi pagka sa start up ng tutorial ay mabilis. Kasi lang kasi matest actual yung maraming players. Kasi sometimes pagka nagka-clash na medyo lag siya. So wait lang natin guys yung gameplay. So by the way, yung mamaya titest din natin yung review sa camera. So actually sa camera, tinest ko siya. Maganda yung camera niya, but the problem is
yung kanyang software. So I think Please hindi pick pa a masyadong hero. na-optimize sa camera software. Maganda yung camera niya yung kuha, but yung dun sa software nga ng camera is hindi optimized pa ni UMIDIGI. So hopefully magkaroon sila ng OTA update dito sa camera nito. But maganda siya, and yung bokeh effect niya, yung dual cam is working. So mamaya titest natin yan. Kuha tayo ng sample shots. So since nag-rank game ako at hindi ko siya malalaro, I think mararank down ako nito. But okay lang, for the sake ng testing natin ng game, at least makikita nyo na smooth siya sa gameplay. So wait lang natin guys, wait, hindi pa siya. So murang-mura na yan guys, 7,200 kay Lazada. So one day shipping lang, ang bilis ng pag-ship nila sa akin. So siguro yung next na i-review ko yung hopefully pag mabili ko yung isang UMIDIGI product, yung A3 Pro, mas mura siya, nasa, I think nasa 4,500. So nag-check na rin ako ng review nun, maganda rin siya for gaming, for kung sa gipit kayo sa budget, so 5K lang yung budget nyo, yung pera nyo. So, yun, pwede nyo bilhin yung UMIDIGI A3 Pro. So, hopefully, next na unbox and quick review ko is yun yung next na i-video natin. And, syempre, kukompare din natin siya sa Redmi Welcome products. To Mobile Legends. So, ito, try natin. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Yan, kita nyo guys. All troops deployed. Napaka-smooth ng galaw niya. Naka high frame rate pa yan. Ito, check natin sa settings. Yan guys. High frame rate yan. Naka high yung graphics niya. Diba? So, actual gameplay. Very smooth. Yan. Actually, before naglalaro ako sa Redmi 5 Plus, maganda rin yung for gaming. Pero napansin ko, mas smooth nung ginamit ko to. Saka mas maganda, ang linaw talaga ng screen niya. Ayan. So, okay guys. So, next tayo. So, try natin siya sa YouTube para makita yung screen. Open natin yung YouTube. So, try tayo ng isang video. Siguro, ito na lang. Ayan guys. Actually, napakalinaw talaga ng screen niya compare sa ibang smartphone na LCD panel. Dodo ko yung ginamit nila rito, but malinaw siya, napakalinaw niya. Palitan natin, medyo madilim yung background itong video. The three veterans already in with the two younger smaller guys. Said all the way inside, and there's that guy as he slides to the basket, able to create so, space plus, in actual guys, malinaw talaga siguro yung ano lang, yung internet connection ko, hindi siya naka-HD, so medyo malabo. So yan, for the camera, test natin yung camera niya. So open natin yung default camera kasi na-install na ako ng ibang camera apps, tinry ko. So try natin picture and itong Redmi 6A box. So, picturean ko lang siya.
standard lang. Hindi ko makakahirapan kuhanan ng magandang angle. So ayan guys, makuha niya. Yan, siguro gagawa na lang ako ng ibang review about the camera. But for now, so quick unboxing and review lang naman yung ano natin. So at least may idea kayo sa camera. And yung bokeh effect niya is working din. So I think that's it guys. So hope you like my video and sana sa next video natin is abangan nyo yung Umi DJ-A3 Pro. Yan yung next natin i-featured. So, friendly budget device. So, underrated yung ating Umi DJ, but I think on the next year is magiging trending tong unit na to since napakaganda niya talaga. So, thank you for watching and that's all. Mga ka-tech to ko.